Paano ka dadaan sa likod? Oh, go. You need to adjust po muna yung seats. Ah, okay. Forward. Ayun. Ayun, para magkasya na. Ayun na po. Kumusta ka dyan? Tingin? Kasya ba yung tuhod mo? Hindi. Magsa sideways ka. Hey guys, so nandito pa rin ulit tayo sa Jetour Auto Pasig, and this time itetest drive natin itong Jetour Ice Cream. And of course, kasama pa rin natin ulit dito si Sir James. All right. Sir James, konting introduction. Ano ba yung ice cream? Ano ba mga features ito? Ice cream po, ito po yung full electric vehicle ng Jetour Auto Pasig. Ito lang po yung EV natin. Kaya po nitong tumakbo sa full charge po . Pero kung by the pong brochure po kasi 170 kilometers. Okay. Pero for me po kasi gagamit po tayo ng aircon and traffic and all. Yes. For siguro 150 kilometers. Mas realistic yun. Mas realistic po. Okay. 150 kilometers lang po siguro for me yung kaya niya. Kung magsi-city drive ka, ang 150 kilometers mo, kung let's say BGC to Quezon City, mga ano yan eh, 15 to, sabihin natin 20 kilometers one way, 40 kilometers round trip ka. Luwag, siguro maka 2 days ka, no? Po, po. Or 3 days pa. 3 days. 3 days bago ka mag-charge ulit. Po. And yung full charge po natin, 0 to 8 hours po pagka talagang dead bat po tayo. From dead bat, 8 hours. So sakto, pag uwi mo sa bahay, saksak mo na, pagising mo, fully charged ka na. Opo. Yung iba po kasi, ginagawa po ng mga ice cream owners natin, kahit hindi pa po full, kahit hindi po dead bat, mga 20 or 30% po natitira, tira-charge po nila. Charge na, yes. Opo. So safe na yon, wala ka ng range scare doon, wala ka ng worry sa range. Opo. Kasi kung 150 nga, tapos sabihin mo 20, 40 kilometers ka per day, maka 3 days ka, sakto, siguro may mga 20% ka lang may iwan, saksak mo na. Pag gising mo, papasok ka na ulit sa opisina, ready na ulit. Okay, single motor, front. Okay, so of course, this is a tiny car for economy, pang city driving to. Malakas naman yung AC niya, ayan, naririnig nyo siguro. And of course, maliit, walang center console dito. Sakto lang kami ni Sir James, pero hindi naman kami nagbabanggaan. So meron pa namang elbow room, tapos meron siyang napakasimpleng shifter dito. Reverse, neutral, drive. Nandito yung, nandito yung control ng power window. And then, doon din sa cab. Pero sa likod, syempre wala ng bintana doon. Yung wife ko nasa likod, masikip yun para sa kanya kasi medyo 5'6 kasi siya eh. So matangkad, mahaba ang legs. So medyo hindi komportable. But ganitong sasakyan naman, ang expectation mo dito magagamit mo at least dalawa kayo. Kayo ni Mrs. papasok sa opisina, tapos may siguro dalawang bata sa likod, okay na. Okay? Ngayon kung nalilitan kayo, mag-jitor tito na kayo. Diba? Yun po talaga yun. Yun talaga yun. Tapos meron siyang maliit lang dito na instrument cluster. Very simple, malinis naman ang design. May pagka-girly lang tong color. Pink ba to? Strawberry po. Strawberry. Okay. Meron pang ibang color nito? Meron po. We have matcha po. Matcha is the green po. Yun. Interior yan ha? Ah, yung interior po. Lahat strawberry pink. Iba-iba po eh. Iba-iba? Nag-match sa kulay sa labas? Yung matcha po, green po yung, red, pink po yung ano niya. Okay. Interior niya. Yung white naman po, yellow. Yellow. Yung trim. Iba-iba po. Iba-iba. Okay. Sige. Takbo na tayo. May drive mode, drive mode pa ba to? O isa lang? Meron po tayong Eco, Eco Plus, tsaka Sport. Okay. So, Eco, isang button lang, magpapalit-palit. Eco, Sport. So, ayan, naka Sport, Eco. Yung didiinan niyo po siya para mag Eco Plus. Yeah. May Eco Plus, meaning sobrang mas matipid pa. Mas matipid pa. As usual, umpisa natin sa pinakamahina.
para maramdaman natin ang difference. And manual parking handbrake. Okay, takbo na tayo. Ang cute. Okay. Okay, medyo kailangan mo lang i-depress para tumakbo talaga. Oh. Ang cute. Parang toy car. Parang sa anak ko lang to, ah, kay Sophia. Okay, turn right tayo dito. Alam nyo guys, yung lane na kinuhanan ng bike lane, yung natitira, sakto yung ice cream. Yan, kumisan, di ba mag-hesitate ka kung papasok ka o hindi kasi ma-occupy mo yung bike lane. Eto hindi, kayang-kaya. Okay, kumusta ang suspension? Medyo rough road dito. Okay lang, normal lang. Parang, syempre, medyo bouncy, short ang wheelbase. Ang suspension parts nito, ang suspension travel, may ikli, you cannot really expect too much. And hindi ka pwedeng, hindi ko to pwedeng i-compare sa Raptor, sa G2, di ba? Eto, tira mo, napakanipis. Gusto ko nang isingit eh, kaya lang, baka makasagi tayo. Pero feeling ko kasha. Subukan natin. Tara. Beep, beep. Oh, ang ganda ng use case natin, oh. Kasha, oh. Oops, hindi. Pinagbigyan mo tayo ni Wigo. Sinubukan ko lang kung kasha. So, naka-Eco Plus tayo. Medyo ramdam kong medyo hirap siya. Paahon kasi, tapos tatlo kami. Kaya naman, nakakaakyat naman siya. Okay, so ilipat natin. Echo. Mas may power ng konti. Unfair naman kasi nag-start tayo, naka-incline na eh. So syempre, yung unang arangkada niya, talagang hirap siya. So, Echo. I think yung Echo Plus, ano lang, pag solo ka at talagang gustong-gusto mong tipid, tapos makarating ka lang sa office and that's it. Okay naman yung preno. May auto hold ba to? Wala. Wala. So handbrake. So handbrake talaga, manual. Ayan. Okay. And then pag tatakbo ka na, yung usual na tatapakan mo tapos bitaw ng handbrake. Parang manual. Okay lang. Sport mode. Uy, auto lock pala yun. Ano? Sport mode. Tingnan natin kung anong reaction niya, kung anong behavior niya mamaya. Nakalak na. Nakalak na po. Ayan. Gilid natin. Laki. Feeling mo naman, laki-laki ng sasakyan. Sabi natin, di makadaan yung mga motor. Ayan. Pero ang ganda naman ni Bella. Malambot. Testingin natin habang traffic. Okay. Leftmost. 1, 2, 3. Uy, mabot ng 3. So mas mabilis pa yung T2 dito. Walang glove compartment, ano? Meron lang siyang parang basket dito. Pakita mo. Ano? Wala siyang glove compartment. O at least meron siyang hook. Walang glove compartment, may basket lang. Tapos ito, may lalagyan ka ng cellphone. Well, meron ka namang isang USB port pang charge ng cellphone. O ito, wala kang infotainment, pero ayan o, may cellphone holder. Ayan o, so patayin mo dyan, naka-landscape yung cellphone mo. And ano pa ba? So boxes siya, maganda naman ng visibility. And well, ano pa ba naman ang difficulty mo dito? Ang liit-liit, di ba? Madali mo lang makita ang paligid mo. So, ang ikli lang ng hood niya. And may sun visor, walang vanity mirror. Tapos may lamp. Ayan. Itong lamp na to, ito yung usual na nakikita mo sa gitna eh. Di ba? Nilagay nila dito. Very basic. Magkano to, sir? 699,000. Oh, mura lang naman pala. Oops, teka. Ayan, nasanay sa auto hold. Pumapasok pa rin yung reflexes kaya mo, nasanay ka sa manual eh, no? Opo. Alam niyo na po agad. Ayan. Sport mode.
Mas mabilis-bilis. Oh, medyo kumakadyot. May response, oo. Oh. Kanina wala eh. May bigay po. Ito, may bigay, oo. Oh. Tatlo kami ha. Oh, may bigay, pag sport. Pwede na rin. Pakyat pa to. Yes po. Oh. Diba? Pero yun lang, pagkasanay ka din talaga sa malalaki, tapos nag-drive ka ng maliit, medyo feeling mo na-intimidate ka ng mga malalaki. Totoo. Pero mo, may tendency akong gumilid. Parang nakakatakot po na. Parang nakakatakot sa pakipagsabayan. Kumusta ang warranty nito? 8 years po ang warranty ng battery. Wow, yes. Battery. Opo. About yung motor? Kasama. Kasama? Opo. Ano pang poproblemahin mo, di ba? Kasi usually, pag bibili ka ng EV, yun naman ang typical concern natin kasi EV is relatively new pa rin talaga yung technology, di ba? Si Elon Musk nga, kung ano pang mga innovation na ginagawa niya. So, maganda yung ganitong nag-offer yung mga car manufacturers ng mga mahahabang warranty for your peace of mind. So, 8 years, I think okay na. 8 years po. So, kung city dweller ka, pwede ka mag-detour dito. Ang laro mo pang weekend, pang forma mo, pang date ninyo ni Mrs. Kung binata ka, yun ang pang date mo. Tapos, pagka may isang linggo or may mga days na kailangan mong magmadali sa office, makatipid, you just need to get to the office from the house, from point A to point B, ito muna gamitin mo. Ice cream ka muna. Ice cream ka muna, mabilisan ba? Pwede. Diba? Ano to? Chassis number? Opo. Okay. Nandiyan na po siya. So, pwede mo to actually consider na parang two-seater lang. Gawin mo na lang na cargo space yung likod. Kung single ka. Kasi, medyo honestly, syempre, masigip na sa adult yung likod. Sakto lang para sa bata. So, kung gusto mo tong parang gawing laruan, sport car, pang hobby car, kung saan ka man pupunta pag weekend, gawin mo na lang cargo space yung second row, no? Para ka lang din naka ano, parang mini na jimny na two-door. No. Parang ano nga po ito, yung golf cart lang. Parang golf cart. Pero in fairness guys, yung feel ng suspension, okay naman. Ramdam mo na may ikli lang talaga yung travel niya. Ayan, pero solid naman, it feels solid. Ganda naman pagkakagawa. You know, so medyo may alam mo yung kumalampag ka pero kumalampag ng buo. Buo yung tunog. So wala akong narinig na kikrik. Ayan. So ayan, malubak. Ayan, rough road. Well, yeah, bouncing nga, mararamdaman mo nga. Parang di po siya yung parang masakit sa katawan na pagka natin. Parang gusto kong laruin ng konti eh. Parang go-kart nga. I think kaya dito. Sakto lang siya sa mga size natin. 5'6", no? I think kaya dito hanggang 5'10". Mga 6-footer, medyo masikip na. No? Last time po, yung mga 6-footer, mga Indian po, national sila. Nag-test drive po kami. Tatlo po sila. Oh, nagkasya? Opo, kasya po. Nakakit din po kami sa Canary Road. Talaga? Opo. To be honest po, ang worry ko po, baka mamaya, baka mamaya hindi maka-out. Opo, pero ano po, umakit po. Kaya tuwan-tuwa din po yung mga Indian nationals na nag-test drive. Sabi niya, kaya pala, ito na lang kunin na. Parang gano'n. Nag-sport mode sila doon? Opo, naka-sports mode. Ilan sila? Tatlo sila? Tatlo po ang mga 6-footer. Pang-apat ka? Opo, pang-apat po po. Oh, talagang fully loaded? Opo, loaded po kami. Kaya nga po, wala lang din na ano na video, pero to, ano po, last time lang din po yun. Galing eh, no? Ito po, ito, same car po tayo na ginamit. Ito mismo? Opo, ito po mismo. I-car, ano ibig sabihin? Ice cream car. Ice cream car, gano'n lang. Okay, so habang nasa traffic tayo, ito yung instrument cluster niya, andyan yung speedometer mo, ito yung consumption ba to? Kilowatt hour? Kilowatt hour. Tapos, meron siya ditong 104 volt? Ano ibig sabihin nun? Yung charge po ng battery. Yung charge ng battery right now. Okay, tapos,
Hindi, ito yung status ng battery mo. Opo. Naka 58% ka ngayon. May estimated siyang range na 98 kilometers, tama ba? Okay. May Bluetooth na rin siya, pero syempre, wag ka na maghanap ng Apple CarPlay tsaka ng Android Auto. Opo. Doon lang sa phone mo para tugtugin, dito mo lagay dito. Tapos pag-play, i-play mo sa speakers niya via Bluetooth. Okay? Kung kasi parehas lang. So yung saksakan sa bahay, yung standard. Opo. Yung sinasaksakan sa kanya, standard katulad ng mga sa ibang EV? To be honest po, I don't know lang po kung like sa BYD or other. Pero yung check po namin sa Eastwood Mall, same lang naman po yung plug nila doon. Yung plug nila doon? Opo, sa dito. Ah, kasi ang mga charging station ba dito nagbibigay ng... May naka-reading saksakan? Meron po. Opo. Ah, hindi yung... Dala mo, hindi yung may dala kang sarili mong cable, tapos doon ka sa kanila sasaktan. Ano na po? Sa kanila po manggagaling po. May battery, parang battery station po doon. Tapos, ang alam ko din po, pagka once na full EV yung sasakyan mo, parang libre po yata sa ngayon yung parking. Pati po, parking space. Pati parking? Opo. Nag-charge ka na ng libre? Libre po, opo. Libre po. Kasi pinopromote nila eh. Okay. What else? Basically, talagang dinesign naman to for practical reasons, di ba? For practicality na tipid ka sa gas or wala kang consumption sa gas. And, you know, just a car na may AC naman, that can, you know, a car that can take you from point A to point B, makarating ka lang doon, safely and maayos, you have 8 years na warranty. Yeah. Wala masyadong bells and whistles, kumbaga wala masyadong kaartehan. So, meron about the change oil po, meron po siyang change oil din every 5,000 kilometers. Ano yung change oil dito? Yung sa gear oil po niya. Yung sa motor oil. Oil lang naman. Nagme-maintain din pala ng oil yun. Okay. Every 5,000? Opo. Mga ilang liters yun, may idea ka? Wala po akong idea, pero ayun po, ang sabi po sa amin ni no, manager siya, service manager. Every 5,000 kilometers din po siya gine-change din. So may PMS pa rin po siya. May PMS pa rin siya. Okay. Ano ba to? May region? Wala na? Wala po. Wala. Kasi ito ngayon pababa tayo. Dapat mag-charge. Oo, mag-charge na dapat to. Pero wala akong nakikita dito. Pero may engine brake naman siya, syempre. Meron pa rin naman po. Pero ano pa din eh. Iba pa din po sa... Pag may gas ay yung may engine pa rin po yung sasakyan. Mas ramdam po natin yung engine brake. So, medyo bouncy lang siya. Magdadaan ka na lang. No. Diba? Ayan. Diba? Maganda naman ang acceleration, no? Yes, meron din po yung ibigay. Meron din. Sport ka? Sport mode, oh. Ano? Pag tinapakan ko, tinutulak din likod ko eh. Sige, back tayo sa Eco mode. Huwag na Eco Plus kasi sobrang... Siguro Eco Plus kung mag-isa ako. Or yung siguro sir, pagkapalubat na po yung, yung battery. Igagapang mo na lang yes, para makarating ka sa bahay. Eco Plus. Pero pag normal, I think Eco, ayan oh. Hindi. You won't feel na kulang. Sakto lang ang Eco. Dahil na po sa traffic din naman yung city na nadaanan na. Ang cute! Parang feeling ko, dalawang motor lang yung lapad ko. Parang ako, ganun nga ako. Yeah. So sa price niya na, again, magkano nga? $699,000. Kasama na kamo yung charger niya? Yes po. So ano yung buying? Parang aparato siya? Opo, yung complete set na po ng complete charger. Set. Bali, you need to buy na lang po ng yung adapter niya kasi yung tatlo po yung dulo niya sa pagsasakit po natin sa bahay. Ah, okay. Ako, guys, pag mga ganun, para sa akin, magpagawa ka ng matinong saksakan sa bahay. Yung 3-prong. Kasi importante yun yung may ground. Kasi itong mga high capacity na battery, maganda may grounding ka pa rin. Mahirap yung kung saan saan mo lang sasaksak sa bahay. Para sa akin, opinion ko lang. Kasi ako pag may mga matataas na wattage yung appliance sa bahay, gusto ko ginagamit ko yung
yung ano yung ground niya. Pero pwede naman, sabi nga ni Sir James, pwede naman. Lagyan mo lang ng adapter. For safety na rin po yung, yes, yung suggestion ng maganda na rin naman po. And then ayan. Ano nga pala ang ano nito, spare tire nito? Ano po? Ang yung sa size po ng kulong niya, 12 lang po. So, kung ano yung cup, steel cup. Kumbaga hindi siya donut or smaller pa. Kung ano yung talagang gulong na nakakabit sa apat? Honestly po, not sure kung meron spare tire sa ilalim kasi hindi pa po namin nasilip. Ah, sobrang liit niya po kasi. Sinilip natin mamaya. Yun na lang I think ang magiging question ng viewer kung natin. May, oh yes po. Kasi paano kung maflatan ka? So, I think kung maflatan to, either ang isa sa atin bubuhat. Buhatin mo yung isang side kung saan yung flat, tapos yung isa magpapalit ng gulong. Ang gani! Kung hindi mo kailangan ng jack eh. Sige, alright, isang round lang tayo. Malapit na tayo ulit sa Jetour Auto Passing. Pagdating doon, sinipin natin yung ano, sinipin natin yung spare tire. Okay, yung back door daw may pindutan dito. Ito ang leftmost, sa taas no? Pag pinindot ko yan, ayun, bumukas na. Ah, nag-unlock lang siya. Hindi siya mag-auto open. Okay, sige. Okay, ito yung kasama niyan charger. Ito yung dito sa kotse. Ito yung sa bahay. Ah, iba nga ang forma. Yung sinasabi mo kailangan adapter. Okay. Tapos, ano pa? May maliit ka palang compartment. Ayan, may EWD. May warning device po. Tapos, and then ito po yung warranty booklet. Tapos, so, ano, may konting tools. Opo, napapababa din. Support. Ito to. Ayan. O yan ang sinasabi ko sa'yo. Pagka ano, dalawa lang, gawin mo na lang na two-seater, tapos pang cargo mo na lang yan. Okay. Okay, so eto nasilip natin yung ilalim. Mali pala kami. Kaya pala malakas ang nahatak din kasi yung motor nasa likod. Ayan o. Nasa doon yata yung battery yata yun. So rear motor siya. Which is better kumpara kung sa front. So yun nga lang, mukhang wala siyang spare tire, no? Tapos meron siya ditong 12 volt socket. Okay. So siguro magbabaon ka na lang ng tire, repair tire kit, no? Yung pang vulcanize para kung sakali. Maliit lang naman ang gulong. Maliit lang naman ang gulong. Or manghiram ka na lang sa bisikleta pag naflatan ka, no? So meron pala siyang reverse camera, hindi namin napakita kanina. Okay, balik kami dito sa una, sa loob. Okay, ilagay ko sa reverse. Mali. Yeah. Reverse. Ayun. Oh, may reverse camera siya dito na rin. Oh, nice, 'di ba? All right, guys. So, yeah, that's it for the Jetour Ice Cream and thank you so much again, Sir James. Thank you, sir. So, again, ilalagay ko yung number diyan ni Sir James kapag interesado kayo dito sa ice cream car ng Jetour. Nandito lang sila sa Jetour Auto Pasig. Okay? And don't forget, kung baka mas gusto nyo yung T2 or yung Dashing, di ba? So, meron din sila dito. Kung hindi nyo po napapanood yung vlog natin, yung review natin for the T2, panoorin nyo po. Dalawa na po yung vlogs natin dyan. Yung in-depth review ng features niya. And then, yung second version, kanina lang, kakatapos lang namin, yung test drive. Right, and then before that, meron din tayong review, in-depth review din ng Dashing. Hopefully, next time makapag-test drive tayo ng Dashing. But for now, yun lang po. Thanks guys for watching. Control your rage. Huwag mag-road rage. Alright? Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.